Huwag mong sabihin radio, sabihin mo, energy! Sabi ko mong sabihin radio, ha? So, nga ka. Subukan mo, ha? Ulit ko, ha? Huwag mong sabihin radio, sabihin mo, energy. Subukan mo sabihin, anak, susungangain ka, ha? Latin naman, happy listening to Maria aka Kamame, Girly Candela, Laikao Kendo, Jen Fulyande, Marcella Cruz of Team Ibugs, ayan, from, ayan, hello rin kay Aris Tutol, Emi Duliete, kay Mariano, Jessica Marie, Julie Bill Escalicas, Miyuki, Nimora, Bihan, ano? Bihan. Roy Tulfo, Tintin Villanueva, Tintin Gustales, Glennis Espiritu, and Regina Constantino from Christia. Maligayang pagkinig po sa inyo lahat. Hello kay ano, Risa Reyes from Canada. Maligayang magbati sa inyo lahat. Kamusta? At nga pala, ngayong linggo na sa Paris Point, Novaliches ako. Alright, on the 29th, ako po na sa Paris, ako, 29th ako po na sa Dagupan, Pangasinan, ang Energized Dagupan Concert. Alright, oo. Nasa ano ko, mapangga sa Dagupan. May concert ako. Okay, ano, sa boss, bakit kailangan mag-concert ako dyan? Oo. Kaya sabi niya, naka-ready na ang buong Pangasinan. Nagsara natin ang establishment. Talaga, sir, oo. Alright, tawagin niyo, Katalina, over 721-2429. Alam niyo, dahil ko natanggap na ano na mensahe ukol sa caller natin kanina. At may basahin lang ako dito. Sabi niya, huwag ko nang banggitin yung pangalan niya. Sabi niya dito, ano, Hi, Papa J. Please don't mention my name. Yung story ng caller mo, yung kanina, same ng story ng buhay ko. Ang parents ko ay first cousins. Ayan. Pero ang nangyari sa kanila, hindi nila alam na nagpinsan sila, nagkarelasyon sila, at may nangyari sa kanila, at ako yung nabuo. Then nung time na ipakikilala na ng mama ko sa parents niya, ang tatay ko, pare-pareho sila nagulat na magpakilala sila. Kahit di nila alam, kahit di nila alam magpinsan sila, malaki ang naging pagdudusa ng mama ko kasi minahal niya ng sobrang tatay ko, at pinarasahan siya ng magulang niya. Tapos nung nagpunta ako ng probinsya, nagkagusto rin ako sa pinsan ko na hindi ko din alam na pinsan ko nung una, pero pinigilan ko yung sarili ko. Sinampal ako ng mama ko nung nalaman niya yun. Pero proud ako kasi napigilan ko ang sarili ko. Sana yung caller mo, nung una pa lang pinigilan niya, at sana inisip niya na pinsan niya yun kasi malaking kasalanan talaga yun. Thank you sa pagbasa. Ayan, sabi ni... Ay, bawal pala sabihin. Kakasabi lang, huwag kong mag-init yung pangalan. Di ba, alam nyo, it happens. Tama tayo eh. But then again, I remember, dalawang taon pa lang po ako sa pagbibigay ng advice sa radyo. Meron po akong nakausap. Actually, na-meet ko in person ito. Very good-looking girl and very good-looking guy. Magpinsang buo sila. Nagkaanak sila. And I gave a very different advice. Sabi ko, good luck sa buhay. Sana maging masaya kayo. Kasi naandyan na yan eh. Nung time na nakausap ko sila, nagli-live-in na sila. For 2 years. And everything was doing okay. Other than the fact na sila ay magpinsan, anong gagawin ko nung time na yun? Nandyan na yan. May anak na kayo. Pero ngayon iba kasi. Ibang sitwasyon eh. And I remember during that time, I got so many criticisms. Maybe at that time, I was aware of the reality that even if I tell you na maghiwalay kayo, hindi naman nila gagawin. Anong gagawin kung napag-plastikan ako? Para iba po itong caller kanina. So, the moral lesson is, huwag yung, umpisa pa lang alam niyo yan eh. Di ba? Umpisa pa lang alam niyo kung may, di ba? May patutunguhang pangit yan. So, magpinsan, para kayo mga siraw. We are located at 15th floor, Estrada 2000 building, Ortiga Center, Pasig City. And Estrada 2000 building, 15th floor. We have a caller nasa kabilang linya. Hello? Ay! Ano yun? Labas ni Gawakich. May pag-touch! Hello? Hello? Ay, walang caller. Wala. Meron pong ano, nag-toots lang. Toots!
Papa Jay, kanta ka naman. Kanta, Diyos ko. Bahala kayo dyan. Uy, maraming salamat sa mga nanood kanina ha, ng When in Manila. Ako po ay live kanina dyan with Miss G. Canlas sa When in Manila. Every Thursday po yan, 6 p.m. meron kaming online show ni Miss G. Canlas sa When in Manila. And we had a guest kanina, si Gio Levy. Very prolific guitar player and a very wonderful artist. So thank you for the for guesting kanina. Hello? Bakit yun ang boses mo? Tawagin niyo ako din, 721-2429. 721-2429. Ha? 721-2429. Babati na lang muna ako. Nakita niyo ba yung pinost kong picture ngayon? Nag-post po ko ng picture, kaya lang nakaka-alarma. Kita po yung ano, mga pitong strands ng anit, ng ano ko, ng uban ko. Tumatanda na ako eh, no? Tumatanda na ako. J. Mark Craig, or Craig kung ano man yan. Batiin mo naman po kasi kakatapos lang po ng moving up. Ang moving up ceremony. Oh, buti ka pa nakapag-move up. Yung iba dyan, hindi nakapag-move on. Pako! Di ba? Bakit ba? I-follow nyo po kami sa aming ano, account, ha? Ang Energy FM Manila Official ng aming istasyon. Energy FM Manila Official. Alright? That's our official Facebook account. Babati-bati lang. Papa Jay, magandang gabi. Babati ng pinakamamahal kong asawa na si Jocelyn Amoranto Lagamon at uniko iho na si Prince John Lagamon. More powers. May S pa talaga. Bakit po naputol yung caller na walang connection ng energy? Ah, talaga? Naputol na yung Energy FM Dagupan. Yan mo, tawagan mo yung boss ko. Hindi ko alam. Baka naman yung radyo nyo yung sira. Nagibintang ka na naman. Ayan ha. May caller tayo? Taga? Makati? Ayan eh. Hello, Makati? Hello po. Ah, hi. Who's this? Marie. Oh, what's your name? Marie. Marie, bakit ma-echo? Nasa, anong ding ding? Wait lang po, ababa ako ng job. Ha? Huh? Nasa office po kasi ako. Nasa office ka? Opo. Nasa fire exit. Going down. Huwag kang umaaraw dyan, hindi makakalabas yung apoy. Ayan po, nasa labas na po ako ng building. Ah, nasa labas ka na ng building? Opo. Social. Anyways, Marie, you are in Makati? Opo. Anong part na Makati? Ayala. Ayala? Opo. Ayala. Anong building dyan? ano po, basta sa isa sa mga building dito. Aha, paano Ayala, uy? Ano po, banda... Malapit ka pa sa ano, RCBC? Medyo. Makati, Ayala Triangle ba yan? Malapit na po. Hindi ko kasi memorize yung mga buildings yan eh. Pag naisuhod, naalala ko. Pero pag buildings, kasi, di ba, ang daming buildings yan. Anyways, anong ginagawa sa buhay niya na ni Marie? Working. Alright. What is the job? Ano po? IT. IT. Alright. You are at work right now? Opo. Alright, sige. Ilan taong ka na, Marie? 25, right? 25. Okay. What can I do for you? Sige po. Yung nangyari po kasi is I was dating this guy for a few weeks. Tapos, at first, lagi po siyang may problema. Tapos, ako po yung parang laging tumutulong sa kanya. Whether, paano ko ba sasabihin hindi nakakahiya? Whether emotionally support or financially support. So, lagi ko po siyang tinutulungan. So, this guy doesn't have a cell phone. So, kailangan po kasi niya ng cellphone for modeling.
kasi kailangan po niya mag-post ng mga photos niya sa Instagram para okay. po. Para? Magkaraket. Apo. Walang cellphone. Wala po cellphone. Saan mo kilala to? Via friend po. Via friend. So, wait lang ano, gaano katagal na kayong magkakilala when you started shelling out money or providing things sa kanya? A month. A month? All right. That's a relatively short time. All right, thank you. Talaga? Well, how did he start asking things from you? So, alam malaman niya? Hindi po siya nagtatang... Di naman po siya nang hihingi. Okay. So, ako po yung kusang nag-offer. Let's say, for example, he had a problem na okay. he needs to run away from his house. Bakit? So, ano po, para daw may papanin siya, inahabol daw siya ng parang may trouble. What happened was, i-frame up daw siya na isang girl tapos ipapakulong daw siya. Parang ganun. So, I'm not sure kung ano nangyari, pero after that, he called me, tapos pinakuha niya yung gamit sa condo niya. May condo siya? Opo, may condo siya. Okay, hold on. May disconnect lang sa akin, ha? Here's a guy na nagmo-model, tama? Nagmo-modeling, tama? Opo. Alright? Lives in a condo, but cannot afford his own phone. Sabi po niya kasi hindi ano daw po siya. Hindi daw po siya, ayaw daw po niya sa mga iPhone, Samsung, yung mga capitalist na ano, mga ganun bagay. That's what he told me. So ayaw daw po niya ng mga iPhone na ganun. Kasi daw po parang ano nga daw po. Ang weird po kasi the reasoning. Okay. So he doesn't buy it kasi sabi niya it's just like parang very tinaman daw importante. And then while but you said he needs that, right? Yeah, that's what ako po kasi yung nag-introduce sa kanya ng smartphone. Okay, so hindi niya hiningi sa iyo ito. You voluntarily offered. Opo, I voluntarily offered. And he accepted that? Yes. If you may, and if I may. I lend him. Okay. What phone did you provide him? So, yung binigay ko po na phone, postpaid number ko po yon. So, postpaid phone ko, kakarinyo ko pa lang po. So, pagkarinyo ko ng phone, binigay ko po sa kanya. So, it's a Huawei phone. Including the number? Yes, including the number. Okay. And then, somehow, nung first, so okay po kami. Can you enlighten me, ano? Marie, why do you do that for him? Why I lent him the phone? Yeah, and why do you go to, ano? Why do you trouble yourself for him? Kasi po, I like him. And I feel na, kasi nga po, he's always complaining na he doesn't have enough work, tapos he felt that he doesn't have any money, so... Okay, question lang. How does he pay the condo? Sabi po niya, I'm not sure if it's true, yung rent po daw niya, pinapatira siya dun sa condo. So, kaya po siya nandun for free. Alright, so he's not paying the place? No, he's not paying the place. Okay, who's the friend? Na-intrigue ako kasi gusto ko ng friend na ganyan. Diba ako? Oo oh, nga po eh. Kondo ka, may swimming pool yan eh. Opo, actually nice yung place. Okay. Sabi daw po niya, yung friend daw po niya is a businessman. Who's working in an export industry na back and forth daw po sa Pinas.
Macau and the Philippines. Tapos currently daw po, yung friend niya is in Macau, so he was lending the place for him for free. Okay. So pag wala siya doon, saan siya nakatira? Hindi ko po alam. Hindi ko natanong. Pero doon daw po siya nakatira for good eh. Pero hindi po niya binabayaran yung place. Kasi well, I'm sure he doesn't have the money. Other than the phone, ate, what else do you help him out with? Money? No. Hindi naman, I don't give him money for stuff. What I do, let's say po, kasi dun din po ako minsan nag-i-stay. So, if dun ako nag-i-stay, I pay for the food, for the drink, and then I pay for, If you don't pay for the food, who buys his food? Ano po, kasi ngayon, since he's promoting one, para pong ano, yung nag-deliver po ng food, yung parang food to go. Okay. So ngayon po, meron na po siyang free food. No, ang pinupunto ko dito, of course, before you came along sa buhay niya, he needed to survive that. Po, pero his mom is sending him money. Where is his mom? Brazil. So, Brazilian po si Guy. Oh, pogi. Kahit ako mag-i-invest ako eh, di ba? Kahit ako mag-i-invest, I will be an investor. Di ba? Mag-i-invest talaga ako, di ba? Minsan lang makatisod ng Brazilian, di ba? Parang amoy Habayanas ang dating. Di ba ang Habayanas, Brazilian Habayanas? Okay na naman po siya. Hindi naman siya ganun kagwapo. Oh, eh, di ba sarap pala yan? Parang typical na po na, ano, na model na Brazilian. Parang gano'n. Anyways, ate, I find the setup, ano, very weird, ano, very weird. Kasi, you told me, friends kayo, tama? Sabi niya, we're partners. Partner daw niya, girls. Friend, partner. Okay. So I'm kind of confused kasi sometimes he tag me as a girlfriend, sometimes a partner. So hindi ko yung pusher kung ano yung difference. Okay, ano ang circumstances? Pag sinasabi ng girlfriend ganyan, nakahubad ba kayo? Hindi po. Kasi may pwedeng, di ba? Okay. Swerve the moment lang yun. Teka nga muna, ati, 1 month pa lang yung magkakilala. Mm-hmm. Grabe, no? Ang lalim na ng tinakbo ng inyong samahan. 1 month pa lang. This is, sorry, ate, this is, anong tawag yan? Summer romance ang dating, you know? ano po kasi, parang... Maganda ka ba? hindi ko po alam. Pero, alam mo yan kung maganda ka? may tsura lang po. Sabagay. Tabo nga, may tsura. Ikaw pa kayo. So, gato po kasi yun. Nagsimula yun sa, may date po kasi ako na another model. Nakilala ko siya dun sa model. You date models? Opo. Maganda ka te. Maganda. Diba? Ganda ni ating ha, landi lang ha, boom. Hindi naman anyways, okay. So, yun nga po, dun to siya nakilala. Pero kasi yung impression ko po kasi sa kanila, sa kanya, is he's doing okay. Tapos yun nga po, it started na every now and then, nagkaka-problem nga po. Tapos lately, it was his birthday, so nag-prepare po ako ng very big surprise. Mm-hmm. So, I went to his place, tapos po, I bought, wine, and then I bought, kasi ayaw daw po yun ng birthday cake. So, I bought, like, wine, and then ice cream, tapos pizza. So, I prepared everything for him, and then he just, after that, he told me na, in-invite daw po niya yung ex ko. But he doesn't know that me and
the other model is dating, was dating. We just thought that we're just friends. Okay. So I told him, why, I sabi ko po, I'll just go home early if that's the case. Mm. Kasi for them to hang out. Kasi parang sabi ko, parang it's good to have a boys' night out. And then I suddenly changed my mind. I said, sige, hintay na lang natin si other guy. Mm. And then after that, so may pinapaset up po siya dun sa bagong phone na pinahiram ko sa kanya. And then, may nag-message po. Yung, di ba po yung sa may Facebook, may bubbles, pag may nag-message. I don't know that, but yeah, okay. You saw a message, right? Paano yun? A message. Mm. Sabi po niya kasi, bababalan daw po siya, mag-gym siya. Tapos, I find the message, pero po, sabi, hinihintay daw po siya sa pool, same condo. Okay. Pero, nandun po ako sa unit. Right. I did not said anything, and then just waited for him while drinking the wine. Okay. So, somehow I got drunk and then passed out. And then when I woke up, he was really mad at me. Kasi daw, he said like, I should go to work. And then I overstayed. Parang he said he wanted to be alone on his birthday. And I overstayed. As if I did not trust him enough na, kasi sabi po niya kasi, I don't trust him na ang iniisip ko daw po is magdadala daw po siya ng babae dun sa may condo. Pero did you tell him that it's exactly what you were thinking? Hindi po. Wala pong sinasabi. Kasi pero yun ang iniisip mo? Opo. Okay. Para maling... Pero wala po akong sinasabi. Kasi pagkagising ko po, galit na siya eh. Gano'n ka ba katagal na to? Nakatulog? Mga 4 hours. Nakatulog ka ba talaga? O sinadya mong matulog para wala siya madala doon? Hindi, nakatulog po talaga ako. I was not feeling well kasi I don't have any sleep. Kasi nga po night shift ako. Tapos pinrepare ko na po kasi... Hindi ka ba insulto na natin, di ba? You pay for things and then nakatulog ka ng 4 hours as if it was so, di ba? It was so much of a big deal. Ano yun? Ayun nga po. So parang maiyak-iyak po ako noon. Kasi nga po parang feeling ko I did something special for him. Mm. But then, bigla po niya kasi, ayoko po kasi noon, bigla po niya kasi ako sinigawan. Okay. Medyo nervyosa po ako. pati, first, di po ako sanay ng ganun na ni-treat ako ng ganun. So he shouted at me and then he kicked me out of his house. So nung time na po yun, I left my glasses, pati yung slippers, pati yung phone, yung pinahiram ko po na phone. Mm-hmm. Tapos after, tapos sabi niya, hindi daw po kami mag-workout kasi daw hindi ko po daw siya maintindihan. Gaano katagal na kayo lumalabas ng time na yan? Naman nangyari yan? Magka 2 months po. I thought you know the guy for a month lang. Yeah, I know him for a month, pero nung time na po yun nagalit siya, baka magka 2 months na po yun. But not really 2 months, magka 2 months. Teka nga, naguluhan ako. As we speak tonight, gaano katagal lang kayo magkakilala? Magka 2 months po. So, kailan nangyari yung the condo incident? 2 weeks ago. Two weeks ago. No, sorry, 3 weeks ago. Alright. Tapos? Tapos po, so after that, he told me that, oh, by the way, forgot to tell this. This is very important. Before po ako mag-pass out, di po kasi ako nanonood ng TV. So, hindi po ako marunong mag-operate ng TV. So, nung inutusan po niya ako na i-open yung TV tapos ilagay sa input HDMI, hindi po ako marunong. Tapos sinigawan po niya ako, sinabihan niya akong stupid. Ang nagalit-agalit siya sa akin. Isang pailak po. Parang tuwa ka na, hindi ba kayo stupid? Hindi po. Nakapatawa kasi parang ang babaw. Really? For me po kasi ang babaw na parang... Yeah, ang babaw. Pero bakit parang tuwa ka sa kwento mo? Hindi po ako natutuwa sa kwento ko. Kasi for me po kasi parang... it's a way for me na... Instead po na maiyak, ikatawa ko na lang. Mm.
Kasi it's very heavy. Ka diba? Stupid ka nga. So, ayun nga po. So, he called me stupid kasi hindi daw po ako marunong mag... sabi nga, what he said exactly is, the reason why I don't like you because you're so stupid. Sabi niya. Kasi hindi ako marunong mag-operate ng TV. By the way, after that incident, I told, like, dude, after that, I did not text him. And then I told him na, I do understand what where you're coming from. I think we're not going to work out. Sabi mo. Opo, sabi ko po. Mm. So, I want my phone back. Okay. Tapos po, sabi niya, okay, I will give it back to you once na binigay na daw, pinadala na daw po siya ng money ng mother niya from Brazil. Okay. So, after that, last 2 weeks ago, 2 to 3 weeks ago, nakita ko po dun sa may parang story niya, yung sa Instagram po, okay, na meron siyang kasamang babae. Okay. And he's filming the girl using, well, I assume that he's filming the girl using the phone that I lent him. Okay. So I freaked out and then I told him, I want my phone now. Okay. Tapos sabi niya po, nahulog daw po sa ocean yung phone. Wow! Ocean! Ay, alam mo ba? Alam mo yung kasunod na kwento niyan. Nalagalag niya yung phone mo sa ocean at nakuha ni Nemo. Ay, wala na. For you to find your phone, you have to find Nemo. Ay, nako. Kaya nagkapili ko lang finding Nemo ka. Hmm? Nemo ka, ha? Yung po yung sabi niya. Una po, sabi niya, nabasa daw po. Hmm. Tapos sabi ko, okay, kung nabasa, ibigay mo sa akin kasi ano ko, ipapareplace ko sa insurance kasi insured naman yung phone. Sabi niya, hindi na eh, nasira na. Iniwan ko sa, sabi nga, iniwan daw niya sa Batangas. Sabi ko, bakit mo iniwan? Kasi nga nahulog na sa ocean. Sabi ko, sabi mo, paano mo nakuha yung SIM card kung nahulog sa ocean? Ay, pwede naman, di ba? Kasi nung nalaglag yung phone sa ocean, yung SIM card, lumang ipabalik ng bangka. Ano ka ba? Hindi mo alam yun. Pwede mangyari yun. Di ba? Paglaglag ng telepon sa dagat, paki SIM card, may buhay yan. Babalik ako sa iya. Ano ka ba? So, ayun. Mahina ka na mag-isip eh. Ba't ganyan ka? Hindi tama yung pag-utak-utak mo. Tapos? Yun nga po. So, sabi ko sa kanya, give me back my phone or I will go to your condo so that that girl will see me. Okay. Getting my phone. Don't freak out. Sabi, I really don't have your phone, but I can give you your stuff. Yun po yung sabi niya. So until ngayon po, so kung ang binigay lang, sabi ko, pakita niya yung bagong phone na ginagamit niya. Ang sabi po niya, the phone that I have right now is the same unit and same color as what you lent me. Hi, Lucial! Baka nagustuhan niya kasi yung phone kayo na binili niya. Diba? Kung hindi ka rin marunong Hindi daw po niya binili yun. Binigay daw po ng friend niya. Oh, ang dami nagbibigay. At pak! Pare-parehong phone. At ang number, pak! Naka-line. Call all you want. Diba? All you want. O tapos? So, para po sige, kinuha ko na lang po yung yung glasses ko pati yung slippers. Tapos sabi niya babayaran daw po niya ako. Yung phone on Monday. Opo, yung phone na lang daw po babayaran niya on Monday. Tapos marami po nag-text dun sa number na nag nakuha mo na ba yung SIM card? Baby. Opo, yung nakuha ko pa yung SIM card, pinablock ko po muna yung phone tapos pinarinyo ko po yung, parang pinapalitan ko yung SIM card sa Globe. Tapos, different number? Same number po. Okay. So, after nung nabuhay ulit yung SIM card, marami po nag-text ng baby, dear, sabi po, wrong number sila. So, hindi ko po alam kung tama yung ginawa ko na sinabing wrong number instead of saying na sabi ko po kasi hindi ko kilala yung guy. So,
sabi ng mga friends ko, dapat daw, sinabi ko dun sa mga girls na mandaloko yung guy. Pero I prefer na hindi ko ginawa yun. Sabi ko lang na wrong number sila, hindi ko kagaga yung tao. Mm. And easy get my number. Mm. So ngayon po, ayaw niya akong bayaran. Mm. So hindi ko po kasi for me, it's been few weeks. And marami na nga po na nagsabi na dapat hindi ko pinahiram yung phone. Pero mabigat po kasi sa loob ko. Until right now, I wanted to forgive him. But then, for me po kasi, yung phone lang yun eh. Hindi ko po sure kung kailangan ko pa po bang singilin or ilet ko na lang po yung money na nag-gast, I mean, yung for the phone. Mm-hmm. Kasi sabi nga, na, he's struggling right now and he's doing his best to change to make his life better and he doesn't have the money right now. And I offer po, nag-offer po ako, sige, bayaran mo na mga installment. Mm. Sabi daw po niya, hindi po niya ako nireplyan. Okay. So, hindi ko po alam kung ano po yung gagawin. Naisip ko po na kasuhan, kaso naawa naman po ako. And, inisip ko, marami po kasi yung possibility na gawin sa kanya, kaso naawa po kasi ako sa kanya. So, I'm not sure if I'm being irrational because I still like him or I'm just being, I'm doubting na, kasi I'm really concerned about him, to be honest, until now. Mm. Kaya po hindi ko masyado pinupush yung na ibigay niya yung money for the phone. So I'm not really sure kung ano po yung dapat gawin with that situation. Kasi para pong ginago na ako dapat po, diba? Dapat hindi na ako mabait sa kanya. Tama, hindi ka ginago. Nagpagago ka, gago ka eh. Ayun nga po. So, parang yun nga rin po. Alright, ako naman. Ano. Okay. Marine! Opo. Enlighten me. Why did you do what you did? Kasi po, I really wanted him to change his life. I did what I did, Papa Jack, because I want him to change his life, but there has to be a reason why you want him to change his life. First of all, you do not have any relationship at all. You met the guy, di ba? And you started flirting, tama? Papa. The guy treated like a garbage, ate. Was disrespectful sa iyo. Tama, mali? That time lang po nung mga... Yun nga, nakakaba. Alam mo kung GF ka niya, ate, at ginanong ka niya, maintindihan kasi may common ground, pwede ka sumagot eh. Pwede ka sumagot eh pag ginanong ka niya. Although mali, ha? Pwede ka sumagot kasi mag-jowa kayo eh. Pero yung ganunin ka niya, hindi ka jowa, sabi ka stupid, ate. Parang teka lang, di ba, you are practically, di ba, in principle, bisita sa condo na yon. Para ganunin ka niya. Thinking, na teka lang, pinahira mo pa ng telepono. Kasi I was in assumption po na parang kami. Kasi yun nga po yung sinasabi niya. Sige na, okay na yung ano, parang, alam mo hindi kayo, tama? Opo. Hindi kayo, ba't kayo ba? Well, that time po kasi, he called me like girlfriend sometimes, even partner. Ate, so I had the assumption. Ganito na, para magmaliin tayo. Pag kayo, alam mong kayo, magiging maliwanag sa utak mo yan. Eh, hindi kayo. Hindi ka sure. Period. Papachak, may missing po kasi din sa story ko. Sino ako? Papa Jason. Okay, buti naman, ha? Alam niyo. Okay lang, okay. Pinapatawad kita, ha? Mag-direct ka ng telepono ng Huawei sa akin, ha? Sorry po. Okay, Papa Jay, meron po kasi akong may kulang din sa kwento ko. Sa tingin ko po, ah. Ano yun? Ganito po kasi yun. So, before ko po siya, ayoko po kasi na pinapakalaman yung cellphone po. So, I have two phones. One is both kong iPhone. So, one is iPhone 7, tapos isa po, one iPhone 6. Ang laki ba nakita mo?
Kasi ate, okay, ha? Wait lang ha. Huawei, iPhone 6, iPhone 7. Wait lang ha. That alone, those three phones, di ba, is almost 100,000 pesos. Uy, maglibre ka naman. Pakantong ka naman sa kapakwan. Okay. Ano yung part ng kwentong gusto mo ikwento? So, ayoko po kasi nung pinapakalaman yung phone ko. So, uh-huh. Ako po kasi, before, hindi naman po ako seryoso sa kanya. Kasi nga po, model lang. So, parang, I still see other people other than him. Ah, di malandi ka pala talaga. Pero, pero ano lang po, for me po kasi parang I should have my option while I haven't settled down to one person. Yeah. Okay, ano ka, kumbaga you're a modern woman. So, habang, so, ako po kasi, pinahiram ko po yung sa kanya yung iPhone 6. So, while he's with me, so pag magkasama kami, pinapahiram po sa kanya yung iPhone 6 para ma-access niya yung Facebook niya and email, so para makausap niya yung family niya. Okay. Of course po, feeling ko, pinabasa niya yung mga messages ko. Alright. So, para po minsan, may mga time po na pag may tumarating na messages po, nagagalit siya. Out of the blue. Wait lang ha. Hindi siya nagagalit out of the blue. Nagagalit siya kasi may nababasa siya. Hindi out of the blue yun. Pero sabi ko kasi huwag din basahin yung mga messages ko. Personal po po. Sa tingin ko. Alam mo, sa tingin ko, binabasa niya kasi bigla nga po siya nagagalit. Ano man ba nababasa niya doon? When you were going out with this guy, you know, it includes everything. You guys go out, you drink together, you kiss, you hold hands, you have sex, di ba? I mean, you do the stuff that only lovers and partners would do, tama? Opo. At the same time, well, nangyayari yun, you were flirting with another people, another man, tama? I was not flirting. I was trying to meet other people. Did you just say it as if gumanda yung tingin natin? Ganun ba yan? are you trying to sugarcoat your own kalandian? Ano ba yung kalandian? Kasi itchiness. Itchiness! Ano yung itchiness ay, Papa J? Hindi po, Papa J. Parang, paano ba papaliwan? Yung totoo! Yung totoo! Tama ba yun? Kasi, Papa J, yung sabi yung nag-text po kasi na ka-fling ko that time. Okay, may ka-fling ka pa. Pero hindi naman, we haven't seen each other for 6 months. He was trying to meet me that time. And I said that I'm not available. So, iba rin po to. Hello, Papa J? Mari. Marie, hello? Alam mo ba? Alam mo? Ano po? Ang landi mo. Ano po ba? Sige. Marie. May taglay ka. Kalandian po ba? Natural na kalandian. Para maganda pa yan. Merong word na natural. Kasi po, for me, well, sige po, malandi na po. Kasi, oh my God, pumayag siya. Kasi, thank you. Kasi ko po kasi nakita na ganun since para pong that time, I feel like I was single and I should have options when dating people. Mm. And wala po, hindi po kalandian yun. I think it's normal para pong sa US. Ano ulit? Parang sa? US po. Nasaan ka ba? Nasa Pinas po ngayon. Ate, huwag sabihin yun, ha? Oo, ha? Hindi kasama eh, US yun eh. So, ayun po. So, nag-text. Kasi pag nag-text po yung model din po to, yung fling ko. So, pag nag-text yun, baby yung tawag niya sa akin.
So he was trying to meet me sometimes. Tapos, naka-Tinder din po ako. So, may mga guys po nag-message siya akin asking to go out. So, pero hindi ko naman po ganun ina-entertain. So, yung mga messages po, maano lang po, parang tumarating lang. So, minsan, nag-reply ako, but I always tell na I'm busy. You know, wala nang magkakaiba yan, te, di ba? You are seeing a guy, but there are other guys in the picture. Pareho lang yon. Whether you reply or not, there are other guys in the picture. That's the bottom line. Okay. Ano ang tanong sa akin ni, ano, ni Marie? Sorry, lumagpas na yung, ano, yung story. Mm-hmm. Yung tanong ko po kasi, should I pursue na inyong pa yung Wag na. Huwag na po. Alam mo bakit? Bakit? Para matuto ka, tanga ka eh. Alam mo ikaw, alam mo, pwede mo, Marie! Ano po? Pwede mo buhit sa'yo? Ano po? Pwede mo buhit okay sa'yo? Okay lang po. Kasi... Ay, alam mo, buhit ako sa'yo! Kasi alam mo, alam mo, saan ka nakakabuhit sa pipe? Ano po yun? Binigay mo katawan mo! Binigay mo pa sa cellphone mo! Ano yan? Kasi po, I thought he will return it back. Return it back? Ba, ano yun? Redundant? I will return it, sorry. I thought he will return it. Kaya, ano, pinigay... Kaya, I was really fun. Kaya lang, alam mo, ate. Sorry, girls. Pag ganyan kayo, it you become cheap sa paningin ng malalaki. Wala akong pakialam kung yan ay kung anong nationality ng lalaking yan. Pero nagiging cheap yung paningin namin sa inyo. Patay na patay ka masyado. Nagbigay ka ng telepono. Look, you barely know the guy. You barely know the guy, right? Opo. And then you start sleeping sa bahay niya. That's okay if you guys enjoy diba, each other's company. That's okay. That's completely fine. Kaya lang ate, yung... You trouble yourself for trying to change, you know, his way of life and making him convenient. And, alam mo, yung usapan natin, I really believe na matalino ka naman, pero parang bobo ka, di ba, at some point na maniwala na, I don't like phones kasi yung brand niya, capitalist. Piste! Capitalist! Binigyan mo ng telepono, ginamit niya kagad, ayaw niyang balik. Ginamit ka niya? Ay, yun nga po. So... Asan mo? Ayun po. So parang, I know na I made a big mistake. Stupidity! Ayun nga po. Okay. So... Pero, kasi po nung... Anong nangyari po kasi, sinumbong ko siya po sa mga friends ko. So they said that they will do something to make my phone back. Mo na, para matuto ka. So parang natakot ako na may mangyaring something with him. Hayaan mo na para matuto ka. So hayaan ko na lang. Hayaan mo na para matuto ka. Yung sa cellphone. Yeah, learn it the hard way. Landi mo kasi sa paling kita ng alpombra sa mukha. Hindi ko mo, napaka-cheap mo, no? Ang landi mo ng cheap mo pa. Babae ka, but why do you do that? You're a girl. Diba? You are a player. Alam mo yan. You were dating this guy, and you were chatting with another, diba? With another guy, or other guys. You were a player. Eto ka ngayon, karma. O, hindi na, ikaw na paglaro ka ngayon. Nawaway ka pa. Tama? Opo. Player ka, alam mo yan. Tama mali? Hindi ka aamin. Sa poking kita, hindi ka aamin? Hindi ka aamin? Hindi ka aamin. Medyo lang po. Mukha mo. Utot mo, opo. Blue. Sige, opo. Umaamin na po ako. I'm a player. You are? I'm a player. So, even friends told me I'm a player. Okay. Buti naman. Thank you for admitting that. Kasi kung hindi ka kami na player ka, wala tayong itatama ngayong gabi. Eh, matino ka naman. Anong itatama natin? But you are a player.
Anong pakiramdam natin na napaglaruan ka? Mabigat po sa pakiramdam. Alam mo kung bakit? Ginamit ka, dinasos ka pa. Tama? Opo. Wish I'd never, hindi ko naman po na-experience. Diba? He was disrespectful sa iyo. Tama, mali. He was. Imagine mo tawagin ka stupid. Kasi hindi mo alam mag-offer ng TV. Bakit pa hindi mo alam mag-offer ng TV? Hindi po kasi ako nanonood ng TV. Puro ka radyo. Radio and then internet. Ah, sige. Sige nga. Anong favorite mo station? Yan, totoo. Ano po? Baka magkabali ako. Energy. Yan, og! Sabi nga, anong favorite mo station? Energy of Ed. Yan! Sino favorite mo, DJ? Si Papa J. Ayan, o. Sino number one station? NGFM. Hindi pa kami number one. MOR number one. Ay, ano po ba? Honest lang tayo. Totoo yan, ha? O. Number one, MOR. Number two, LS. Number three, ano, yung... lang yun, ha? Bakit ito naman, eh? Kami, malapit na kami mag-number one. Nalagpas kami number one, zero. Ano kami, future number one kami. Bakit ba? Anyways, Marie. Papa. Kung yan lang tanong mo sa akin, ano, alam mo, you entertained me. Sa kwento mo. Hindi ko alam kung tama sabihin ko sa ito, but for what it's worth, I will tell you, okay? Sige po. Alam mo, at some point, I envy you. You are being young, being stupid, and learning from it. Ikaw yung tao na pagpatak mo ng 50 anyos, you will look back and you will tell yourself, oh my God, I had a blast. I enjoyed life to the fullest. Nagawa ko ang pupwede at kaya kong gawin sa edad na meron ako. Tama? Okay. But, one lesson, ano? Please, do not try to lose your principles in life as you enjoy life. Do not try to lose your identity and give up yung basic right and wrong. Only because you want to have a blast. Huwag mo naman, kasi, alam mo, after all, Marie, babae ka eh. There has to be a certain part of you na iniingatan yung pagiging babae mo. There has to be a certain principle sa iyo na dapat iniingatan niya yung pagiging babae mo. Okay. Tama? Tama po. In Tagalog, huwag ka naman baboy. Baboy sa sarili mo, uy! Actually, Papa J, usually sa mga relationship ko, Lagyan mo S. Relationships. Relationships? Yan, grammatically, ano ako, A ako. Okay. Usually po, ano, it's more lagi akong napapagastos. Let's say, yung parang, last time, yung pinaka-worst experience ko is I chased a guy all over the world. You chased a guy all over the world? Are you exaggerating? Hindi ko po sabihin, parang kung saan country siya pumunta, sinusundan ko siya. Parang ganun. Really? Are you serious? What country have you been to chase a guy? You tell me right away. So basically, where did you go? So, what country? So basically po, pag tunayin sa Pinas siya, Southeast Asia pa lang naman, tapos Australia, Singapore, Thailand. You went to Singapore, to Thailand, and to Australia, to chase a guy? Opo. Oh my God, this is very, very stupid. stupid. Hindi stupid, okay. Stupid. Tapos yun, ito nga. After yung nangyari yun, ito na naman. Marie! Mayaman ka ba? Ano po? Mayaman ba kayo? Hindi po.
Mas pag-lang po ako magtrabaho. Well, if you work hard and play hard, that's okay. Alam mo, we all do stupid things for love. At gusto kong isipin na ginawa mo ito kasi nagmahal ka. Tama? Opo. Oo. Binaliw ka ng pag-ibig. Yan. Tama. Tama, di ba? Medyo exaggerated po, nabalo talaga. Binaliw ka ng pag-ibig at normal yan. Alam mo, pag nagmamahal tayo, we have to be crazy about love. That's the only way to do it, di ba? To go about it. We have to be crazy in love. Crazily in love. You have to. Kaya yun ang wish ko sa'yo, ate. Alam mo, kung ganyan ka magmahal, wala solusyon yan. Ganyan ka talaga magmahal. Tama? Oh, yan yun eh. Kung ganyan ka magmahal, ate, wala. I really hope you find the right person para pagkalayan mo na magmahal. But, please do not try to lose your principles in life. Diba? Yung basic right and wrong, even if you fall in love crazily. Huwag mo naman hayaang mawala yung mga yun. Ay, hindi mo. Opo. Diba? Ano, basic. Huwag kang gumawas para sa lalaki. Marie! Opo. Kasi, yung totoo, maganda ka ba? May tsura nga po. Diba, sayang! May tsura ka pero tanga ka! Sayang, may tsura, sabi, ano ba yan, oh? Si Marie, alam mo, may tsura yan. Pero alam mo, tanga yan, oh? Tapos maganda ba rin yung, alam mo, si Marie, may tsura yan. Pero, buti na lang matalino sa pag-ibig, di ba? Masarap yun, di ba? You know, I can very well tell you, Marie, you are the victim here. Tama? But mind you, Marie, ano, there are two kinds of victims. The real victim and the willing victim. Wala mo ako sa kategory na ano, bilang? Yeah, willing. Back. Oh, willing. Inasta mo eh. You're 25. Please enjoy life. Kasi yung kala ko po, it should be like, it's normal to do that. Kasi mo, hindi ka marik. Ano yan? Makala ko po kasi it's normal to spend okay lang money. Okay lang talaga magmahal. Okay lang mabaliw sa pag-ibig. Walang masama. Mabaliw ka sa pag-ibig. That's okay. If you wanna, di ba, to be crazily in love, that's okay. Okay lang talaga yan. Wala ako nakikitang masama. Ay, di mabaliw ka sa pag-ibig. Kaya lang, ate, parang awa mo na, limitahan mo naman. Don't spend for a guy. We should never negotiate for love. We should never ever beg for someone to love us. Love is a gift. It should and must be given to us. Voluntarily. We do not spend and buy love. Am I making sense to you now? Oh. Yes, Marie. So tell me, have you been really to Australia? Opo. Oh my God, mate. Babalik ulit ako doon. Have you seen the kangaroos? Yes. No way, mate. I will go back, May. Talaga? Saan doon? Sydney and then Queensland. Ah, okay. For vacation. This time. Nakakawa ko sa'yo, no? Tanga ka. Sana matuto ka, ha? Sana matuto ka. I wish that for you. Alright? Okay. I hope you learn, di ba, the lessons. And I really hope you find the right person. Alam mo, ang swerte ko pag natagpaw mo yung tamang tao. Imagine mo kung gano'ng kaswerte yung lalaking mamahalin mo at mamahalin ka. Kasi ikaw hindi mo lang taong pag nagmahal, bigay lahat. Wow, it just so happened that you fall in love oftenly with the wrong person. Pagpaligo ka naman, ate, ang kati mo kasi. Halika, kamutin kita ng blade.
Huwag ka na Makati, baka kamuti kita ng hunting knife, uy. Alright? Opo. Mag-gets, diba? Lama, binili mo yung model, no? Lama siya narirentahan. Mas smoky pa sa akin yan? Oh, diba? Oh, tama na, masakit yan. Okay na. Hindi mo nalang ako pinlastic, ha? Sabi ko, mas smoky. Umano ka na sana. Oh, huwag ka lang salita! Tama na! Salita ko siya sa bindan! Tsaka alam mo, ito ano, according to your story, ano? Ang hilig mo kasi sa gwapo, eh, masyado, eh. Tama? Hindi naman po, promise. Tingnan nga, balikan mo, ikwento mo, ilang model na banggit mo sa akin? Yung kafling mo, yung kaibigan ng malalaking yan na dinate mo? That's one, two, three. Mukha mo, three na masarap to. Tingnan mo nga ako. Tingnan mo ako, stop me! Kasi yung circle, with this circle of friends, yun po kasi yung circle of friends eh, so it's easy to date. Hindi isa-isa yung mga model eh, no? Ay, nag-change na po ako, hindi ko na po sa yung isa-isa ngayon. Yung mga agent naman ang ligawan mo. Yung mga booker, ha? Yung naman ligawan mo, ha? Hindi po nila ako yung gusto. Lalaki po gusto nila. Oo, yung mga agency naman ligawan mo. Ako, that's my wish. Alam mo, there's nothing wrong, honest. There's nothing wrong. Well, not so much sa kwento mo. Yun lang, ano. Masarap mabaliw sa pag-ibig. Alam mo, gusto ko yan eh, yung mabaliw ka sa pag-ibig. Masarap yan eh. That's the only way. Alam mo, pag nabaliw ka sa pag-ibig, yan yung pinakamasarap na experience. Diba? Pag nabaliw ka sa pag-ibig, masarap yung experience na yan. Pero masarap ang experience na mabaliw sa pag-ibig pag tamang tao yung iniibig mo. Oo nga po, Papa J. Kasi last time nung yung sa... Before this, yung sa ex ko nga po, I got parang nagka-anorexia and depression ako within 2 years of the relationship. Kasi nga po, diba, hinahabol ko nga siya each country. Tapos, in love po rin siya doon sa gold digger niyang ex. Okay lang yan, at least, diba? Alam mo na, alis, nakapunta ka ng ano, Singapore, Thailand, Australia. So, parang, ano, ewan ko, baka nga po, feeling ko, minsan nga po, iniisip ko, baka, yun nga pala ko iniisip, what did I do wrong? If I'm always so nice with these people, and then they cannot even return alam that mo, kindness. You want me to tell you anong mali sa'yo? Is it because I invest too much, and then I don't know the person? No, hindi yan mali, ate. We all invest when we fall in love. Wala exempted yan. Diba? Alam mo, mali sa'yo? You want them to see your value in your valuables. Let them see your value, ate. The real value. Your real value, not your valuables. Okay? Okay po. Gusto mo na mag-donate? Nangyong ka mag-anak? Tapos sa buhay, punta ka mo. Ibigay mo sa akin. Donate na yan. Diba? So mag-donate ka sa akin. Ang kailangan kami director rito na magkano kailangan din sofa. Ang sofa dito sa namin, recording room namin eh. Are you getting my point? Opo. Alright. Is there anything else you want to tell me? Wala naman po. Baka mapahaba po yung kwentuhan natin. Sige, ilang inches ha? Ang haba. Sige, question natin. Anong learnings mo dito? Ayun nga po. Sabi mo nga po, I need to follow my... At least yung mga principles ko when I fall in love. Kasi sometimes, aminado naman po ako na pag na-in love ako, I gave it all and I don't even think
the consequences, nor I don't even think about anything else as far as I can, yun nga po. More very selfishly, may ginagawa ko which parang nakakasama din sa akin. So yun po yung Lasing nga ba? Lasing nga ba ngayon? Hindi po. Sino ka na to, ha? Normal to, ha? Normal, ha? Ewan po, masino po. So, maasa ko na alam yung pagkasabi mo dito, ha? Kasi pag inisusungangain kita. Isusubo ko sa yung ano, merekto. Yung kamay. Opo. Kamay lang. Opo. Isusubo yung... Bakit isusubo yung kamay? Ano meron? Alright. Are we okay? Medyo last few weeks I wasn't able to sleep, pero medyo okay na po. Alright. Things will get better. Alright? Alam mo, na bago kita pakawalan, naiingit ako sa'yo. At some point, you are enjoying life. You enjoy love, you enjoy life, you give it all. Ito yung, alam nyo ba mga pangga, ito yung pinanggagalingan ng hugot ko lagi na, we only have one lifetime, enjoy it. Live your life with the consciousness that you can never live it again. You are never gonna go down this road again. If you're going to lose a person, ayang mawala sa yan with the knowledge, di ba, na ginawa mo ang lahat. Para manatili siya. Kung mawawala sa ating mawawala, at least binigay mo ang lahat. And you are enjoying life. You are embracing life's ups and downs ate, and that's okay. But please, guard your principles, alright? Opo. Alright? Ay, nako. Enjoy life, ate. Have a blast. Okay. Thank you for calling the show. Thank you, Papa J. Thank you sa mukha mo, ha? Thank you sa mukha mo. Salamat sa pagmamukha mong pangalan. Bye-bye. Thank you, po. Bye-bye po. Bye-bye. Bye-bye. Ayan. Si Marie na ano na... Hindi sa model, no? Diba? Alay mo, gusto mo bogey naman kasi. Yung mga abs siguro yung mga yan, no? Pak! Maskulado, no? Makapag-gym ka mamaya. Teka nga, buhati ko kalat ng lalaki sa gym. Nabana ko sa gym noong nakaraan eh. Alam mo bakit na ito? Nagpunta ko ng gym tapos ginamit ko lahat ng ano, dumbbell sabay-sabay. Lahat, oo. Oh, walang nagamit yung iba. Lakas ko eh. Patang dumbbells, mga 15 sets, ginamit ko lahat. Oh, yabang ano? Sus! Ako talaga, oo. Ay, nako. Nag-enjoy ba kayo sa... Ang kitong kwentuhan namin, mga panggana. Ang kitong kwentuhan namin. At syala, kita ko sa kanyan eh. Yung taong... You know, she is, so much. Yung nga lang, di ba? Yung lang, if you risk ka na so much, huwag ka magreklamo pag tinamaan ka. Di ba? Nagbigyan ng cellphone eh, hindi binalik. Ha? Reklamo ka, hindi mo usapan. Ang usapan, pahihiram. Walang usapan, babalik. Di ba? Eh, hindi binalik. Hindi mo na alam, ganun kakapal pala mukha nung hinayupak na yan eh. Diba, bangasan ko yan eh. Taga saan ba yan, ha? Huwag ba, baka malaki katawan, manasal, no? Abs, no? Naging model ng food, ibig sabi maganda katawan. No? Naging model ng food eh. Ba't ako naging model din ng food dati ah? Pero, iba yung ano, peg. Yan! Life is unfair! Pabati-bati nga muna. Nisa Reyes of Canada, happy listening to all of you. Nabati ko na pala. Ito na. Pa-swimming ni Mayor, reunion, bonding, Curimao Squad. Pa-swimming ni Mayor, ha? Janine Pabalan, Kat Fernandez, Wendy, Kawikaan, nasa Hong Kong, Abigail Castillo, Donna V. Ferrer, Adeline Borja, JP, Dotalio,
si Ladin Baker at Family Mall, Isla Martinez, Solomon, Medina. Maligayang pakikinig po sa inyo. Ito yung mga dumalang last night, mga bati dito ngayon, batiin ko daw, asan na yan, yung kanyang teammates, ayan, yung dalawang lalaki kagabi dumalo dito na gusto umangkas sa big bike ko. Yung dalawa. Complete na po kami sa office. Carol, Forge, CJ, Mark, and John. From Carol. Oh yeah. Maraming salamat sa pagdalo last night. Thank you very much. Si Justin Miral. Sabi niya, kailan po darating si Chico? Si Chico po ay darating po before the month of May, if not the first week of May. He will be joining the team. Right now po, si Chico po ay nasa Ireland. Siya po ay namamaleng kaya bumili ng pipino. Ako lang. Favor naman, babati naman, happy birthday kay Spiro John Soravilla, sabi ni Cheryl Suarez. Maligayang pakikinig po sa pagmumukha niyo dyan. Hello po, happy birthday ha. O. Si Cha, si Cha Dumalok. Thank you very much sa pagdalo, Cha. Napapahagik po ako sa joke mo, lalampas kayo sa number 10. Talaga. Sabi ni Ani, from Bulacan to Binyan. Thank you very much. Model killer yan. Actually, na yan, di ba? Baka daw model ng pati. Sobra ka naman. May discrimination. Baka kung anong binomodel niya. Basta model, tapos ganun kasimple yan. Baby girl ko, happy birthday, baby Zia, Kyrie, or Kai. Mommy loves you so much. Maligayang pakinig po. Agnes! Yan. Isali si Ade sa parada bukas. Pwede, no? Parada ng mga malandi, no? Bukas. Ang meeting place po sa Ayala, yan po sa may Starbucks. O nga, no? Nakalimutan ko na yung parada na yan, no? Dati pag nagbusto ko, di ba, pinaparado ko yung mga ano, malandi. Parada na ulit. Ano, di ba? sa mga nag-comment sa akin, hindi ko na mabati mamaya. Meron pa naman sa caller eh, maaga pa naman eh. Alam niyo naman ako, di ba? Oo. Ang inyong papa, yan. Mabati lang muna ako dito bago tumuloy ito. Flirt, kasi siya Papa Jay, sabi ni Doc Alma. Ay! Yan tayo eh, oo. Yan. Si Maxi, nakantabay. Hello po. Si Mama Mother Life Villarama is tuning in right now with my babe Rex, Rixie. At ang driver ay si Mang Roy, regular mong tagapakinig. Maraming salamat. Tita Nelda, Tita Connie, Kinet, at sister ko na si Ria Sisik ay nakantabay. At yung driver na si Oscar Nuevo. Yan. Si Benjo nakantabay, kapuntang Bulacan. Maligayang pakikinig po. Ay Energy You from Christine Bejarano. Alfred Poblete ay nakanta. May maligayang pakikinig po siya. Pagbumukha niyo lahat. Hello po. Pabati naman, Elite Boxing, Muay Thai, Ortigas Branch. Especially to all trainers coming from Jen and Lori. Nagbo-boxing kayo? Suntukan tayo. Bakit ba ganun, no? Pag nakakita ka na nagbo-boxing, suntukan na ganun. Ano niyo, nag-taekwondo ko dati? Pero takot ako makipag-away. Pag may suntukan, para po alam nyo, ako pang unang aalis. Totoo! Wala kang mapapala dyan. Wala kang mapapala dyan. I did taekwondo back in high school. Nag-taekwondo ako. Alam ko yung mga kata-kata. Alam nyo kata? O, diba? Nagkakata ako. Fluent ako sa language ng martial arts mo. Joke, ay, just lang. Hindi naman ganyan. Nag-try lang naman. Kung makalbuhan ang sariling bangko eh, no? Akala mo sobrang galing. Mamaya, hamonin ako din. Nag-ano ako. May training ako ng taekwondo. But, pag may away, ako ang unang aalis. Kung wala akong kikitain sa'yo, ayaw ako makipagsuntukan sa'yo. Ito nga, di ba? Pinabati ko lagi nakasuntukan ko noong high school eh. Ang pangalan si Joseph Marvin Marcelo. Mga nakikinig yan. Kaibigan ko yan eh. Si Joseph Marvin Marcelo, kaklase ko noong high school yan. Nag-away kami yan. Kasi tinukso niya ako, tinukso ko din na tikon. Tinukso niya ako, gumanda akong tukso na tikon.
So, sabi niya sa akin, niyabang mo! Gusto ka, sundukan tayo? Magkita tayo mamaya kala 5 na, no? Nakahapon sa field. Sa Oval, nagkita nga kami. Pinuntahan ko siya, oh. Sa gitna ng field, tapos naka, ano, naka-kung fu stand. Kasi nahangin-hangin yung buhok niya. Oo! Oh, yung parang drama. Sa gitna siya ng field, parang Shaolin yung dating. Nakita ko siya nandun sa gitna ng field. Tapos nakapang Shaolin yung stand niya. At nakapit ako. Kinuha ko yung bag niya. Yung bag niya kasi katabi niya, pinalo ko sa tukba ko pa uwi. Yung bag niya. Yung bag niya yung mga lamang libro. Ah! Pakumpo-kumpo ka niya na. Pinalo ko sa kanya yung bag. Umuwi na ako. Mga lara buhay. Pag nagkikita kami, natama kami dalawa eh. Suntukan pa pala. Suntukan ha. Ano ba yan? Ang daldal ko na naman. Wala na ba? Eden Bautista, pakantabay, pakis naman nakantabay sila sa Malolos, Bulacan. Maraming salamat. Wala na ba? Si Reg Villalon, family ko nakantabay. Yan sa Pulo 1, Cavite City, Villalon family. Sa mga biyanan ko, Navarro family ng Bacoor, Cavite, miss ka na. Namin ni Mama mo sobra, Baby Gab. Thank you, Papa J. More Power. Yan, from Ajman, UAE. Yan, maligayang pakikinig po. Thank you sa inyong pakikinig. Yan. Bumabati ako ha, si Presya Bareha, ay nakaantabay. Hindi ko lang kayang batiin lahat, ha? Maraming salamat nga pala sa mga regular kong taga-tambay dito sa booth. So, malapit na magdala ito ng sariling ano dito. Ano to, address book. Nilipat na ba sila dito? Alright, I'm giving you the music of MYMP. Waiting especially. Especially for you. Ba't ganun pagkakabasa? Wala kang pake! Recto, ako na ba pinakamagulo naging DJ dito? Ako? Gabi-gabi, ingay-ingay ko dito. Punta niya ako dito! Ikalabiliwang palapag ng Strata 2000 Building, Ortega Center, Lebanon. Medyo ka lang. Pasig City. Pag mong sabihin, Radyo, sabihin mo, Nay, ano yun na?